Kakayanin po natin. Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan. Ano mang panahon. Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan. Tapat na maglilingkod. Ulo ng ating mga nagbabagang balita. Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Binigyan ng hanggang 24 na oras para magpakita sa kamera. Sekretarya ni Congressman Teves, tinakot na mano ng ilang tawanan ng PMP-CIDG para tumistigo laban sa mambabatas. Milyon-milyong halaga ng smuggled agricultural products nasabat. Halos 800 kilong kuslit na sukal na una nang nakumpiska, ibebenta naman sa mga kadiway store. Oil spill umabot na sa Isla Verde sa Batangas na tinaguri ang sentro ng marine biodiversity. Mga dating OFW sa Saudi na apektado ng mga nabangkaroteng kumpanya, pare na mag-apply para sa 10,000 ayuda. Proseso ng aplikasyon, alamin. Sawa, bumalaga sa banyo ng isang bahay sa Rojas City, Capiz. Mga alagang Pomeranian, paano nakatulong para mapabuti ang lagay ng kanyang amo? Tutukan sa KBYN Special. At Bella Padilla at Korean actor Yoo Min-gun magsasama sa Metro Manila Film Festival Summer Movie. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa ultimatum kay Congressman Arnulfo Teves para humarap na sa kamera. Siya ay meron hanggang alas 5 ng hapon bukas. Si Teves para magpakita sa batas ng pambansa bago magdesisyon ang Committee on Ethics and Privileges kung paano siya didisiplinahin. Nagpa-patrol live mula sa batas ng pambansa si RG Cruz. RG, ano naman ang gagawin ng kamera kung sakali na si Congressman Teves ay hindi magpakita sa kanila, at alam ba nila kung nasaan na si Teves? Alam mo, yan ang hindi diretsong sinagot ni Chairman Espares kanina nung makausap namin siya paglabas niya mula sa meeting na House Committee on Ethics and Privileges. Tikom na tikom nga ang kanyang bibig. Ang nasabi niya nga lang, binigyan na ng House Committee on Ethics and Privileges ng ultimatum itong si Negros Oriental, 36th Representative Arnulfo Teves Jr. bago magrekomenda ng disciplinary sanctions ang komite para sa kanya. Yan ang inihayag ni Espares matapos ang mahigit 2 oras na closed-door meeting ng komite. Agenda nila kanina ang motu proprio investigation ng komite sa hindi pag-uwi sa bansa ni Congressman Arnulfo Teves Jr. matapos na nag-expire noong March 9 ang travel authority niya. Hindi raw pinayagan kanina ng komite na humarap si Congressman Arnulfo Teves Jr. sa pamamagitan ng teleconferencing. Magugunitang March 15, sinulatan siya ni Espares sa ngalan ng komite para pagpaliwanagin sa kaso niya. Tikom ang bibig ni Espares kung ano pang mga napag-usapan sa closed-door meeting kanina. Tanging masasabi lang daw niya pagharap sa media, may pulong ulit ang komite bukas alas 4 ng hapon para pag-usapan ang kaso ng kasamahan. At dapat magpakita dito ang kongresista ng personal para makaiwas sa disciplinary sanctions. We give another chance of 24 hours for him to really personally appear in our committee. Otherwise, the action of the committee will be based on his non-appearance. But then, once he will appear before our meeting tomorrow, might be our decision of the committee has nothing to do na with regards to disciplinary action, given that he appeared before that deadline.
Kabayan po na naman ang abogado ni Congressman Arnolfo Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, bakit hindi pinayagang humarap ang kliyente sa teleconferencing kayong pwede ngang bumoto ang mga kongresista electronically? Dapat daw sa alang-alang ang banta sa seguridad ng kliyente niya. If you just want to really and sincerely hear the side of Congressman Teves, anong problema kung hindi personal appearance? Ha? Anong problema kung video teleconferencing? What part of a grave and serious threats do they not understand? Hindi pa nga nag-umpisa investigasyon eh. Ha? Eh, ganito na ang trato sa kanya. Kabayan, pinakita rin ni Topacio kanina ang katibayan na natanggap ng komite at ng office ni Speaker Martin Romualdez na natanggap nila ang sulat ng kampo ng mambabatas. Niliwanag daw sa sulat na hindi naman inutusan kung hindi pinapayuhan lang ni Speaker na umuwi ang kongresista. Kaya maliwanag raw na wala siyang nilalabag na utos. Ngayon palang kinontra naman ni Attorney Topacio ang panawagang patalsikin si Teves at i-freeze ang kanya mga ari-arian. Giit ni Topacio, dapat daw ituring na inosente ang kliyente niya hanggang mahatulang may sala. May mga mambabatas na rin daw na nakasuhan pero hindi naman pinatalsik sa kamera. Meron na naman call na i-expel daw si Congressman Teves. Again, meron po tayong presumption of innocence. Meron po tayong procedure for expulsion at may grounds for expulsion. Hindi po basta-basta in-expel ang isang miyembro ng kamara. Bakit po? Not only because of the presumption of innocence, but because kapag basta-basta nyo in-expel ang isang miyembro ng kamara, you disenfranchise the district which that congressman is representing. Mawawala po ng representasyon ang ilang daang libong tao sa kongreso. Lalong-lalo na, suspect pa lang, hindi pa nga suspect eh. Wala pa nagtuturo sa kanya eh. Kabayan, bilang sagot nga doon sa tanong mo kanina, maingat si Congressman Espares sa pagsagot sa mga tanong ng media kung ano ang mga parusang pwedeng maipataw sa kasamahan. Pero ayon sa salingang batas, may poder ang kamara na disiplinahin ang mga miyembro nito. Maaari sila magsuspindi ng hindi lalampas sa 60 araw o magpatalsik ng kasamahan basta may 2/3 vote ng lahat ng kongresista. Kabayan? Ang sinasabi ng abogado niya ay pwede daw na via Zoom lamang ang usapan. Pero di ba ang kailangan ay magpakita siya dahil na naglapse na yung binigay na permiso sa kanya ng House of Representatives, di ba? Yes, kabayan, yun nga ang sinasabi ni Chairman Espares kanina na kailangan personal siyang magpakita dito dahil yun ang ruling, yun ang desisyon ng komite. At ang katwira ni Congressman Teves kaya hindi siya nagpapakita sa Pilipinas dahil natatakot siya sa kanyang na baka kung ano mangyari sa kanya. Ano ang sabi ng abogado? Bakit ayaw magpakita talaga? Hindi natin nakausap ng personal si Attorney Topacio, no? Pero dun sa nabasa natin at sinabi na rin kanina ni Chairman Espares pala pagkatapos ng pagkatapos ng meeting nila, sinabi niya na ang idinadahilan nga daw sa kanila ay security threats dun sa buhay ni Congressman Teves. At yun naman ay nabalita na rin last week pa. Oo. Pero hindi malinaw pa yung saan nanggagaling ang banta sa kanyang buhay. Ako ang tinatanong mo yung detalye, hindi naman dinetalye. At least sa amin, dun sa pahayag nung nakausap namin si Chairman Espares, hindi na dinetalye yung security threat. Ang hindi lang natin alam kung dinetalye dun sa loob ng meeting kasi nga naging matipid sa kanyang mga sagot si Chairman Espares. So ang tanong ngayon, babalik ba sa Pilipinas si Congressman Teves at magpapakita ba sa House of Representatives? At kung hindi magpakita, ano ngayon ang gagawin ng House of Representatives sa kanya? Yun ang maiiwan tanong, RG? Yun at yun ang sasagutin bukas ng komite kasi nga sinabi ni Chairman Espares, depende sa magiging aksyon ni Congressman Teves, Arnolfo Teves bukas kung siya ay magpapakita. Kung siya ay magpapakita, hindi na nila pag-usapan yung parusa sa kanya. Pero kung hindi siya magpapakita, yun ang susunod na hakbang at susunod na pag-uusapan ng komite kung anong klaseng disciplinary sanctions. Pero liliwanagin ko lang pagdating sa proseso, no, ang komite kasi magre-recommenda lang yan ng action dito sa plenaryo. So kung ano man yung magiging rekomendasyon nila, aakit pa rin yan dito sa plenaryo gaya ng ibang measures at ibang panukala dito sa kamara. Pero
RJ, hindi lang pagkamatay ni Governor Digamo pinag-usapan natin dito. Ha? Meron pang naunang kaso na iniugnay din umano, kay Congressman Teves, di ba? Kabayan, liwanagin lang natin. Ano? Itong proseso sa Kamara, sumisentro lang ito doon sa hindi niya pagsipot dito sa Kamara. Hindi pinag-uusapan dito yung mga ibang issues. Yun lang, hindi niya pagpunta dito sa Kamara sa kabila ng pag-expiration ng travel authority noong March 9. Niliwanag naman yan din sa atin, day 1 pa lang ng pagkilos ng Ethics Committee. Maraming salamat si RJ Cruz. Nagsampa naman ang reklamo sa Commission on Human Rights ang Secretarya ni Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Laban ito sa ilang miyembro ng PMP-CIDG na umano'y nanakot at nagbanta sa kanya para tumistigo laban sa mambabatas. Nagpa-patrol, Vivian Gulia. Kasi may dalawa kasi akong anak eh. Naawa ko sa kanila. Para nasira po yung buhay ko. Ginawa pa akong masamang tao. Ginawa pa akong kriminal na wala naman po akong ginagawang masama. Hindi mapigilan ang personal secretary ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. na maluha habang ikinukwento ang naging karanasan sa ilang miyembro ng PNP-CIDG. Kasama si Hannah Mae Oray sa mga inaresto noong March 10 sa isinagawang raid sa mga ari-arian ni Teves at ng ilang tauhan niya. Pero pinalaya rin si Hannah Mae noong Miyerkules matapos hindi makitaan ng Department of Justice ng probable cause ang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kwento niya, habang nasa kustodiya ng mga pulis, tinakot umano siya ng ilang CIDG agents para tumestigo laban kay Teves. Gusto nila na lumabas po sa bunganga ko na natusan ako ni kung ani na ako yung magbabayad ng mga killer po. Pero hindi po totoo yun. Pag inamin ko daw po, hindi daw nila ako kakasuhan. Pero pag hindi daw ako nagka-operate, mabubulok daw ako sa balangguan, patong-patong daw yung pong kaso na ipa-file sa akin. Sinasabi pa po na padaduguin daw yung bunganga ko. Dagdag ni Hannah Mae, tuwing dalawang oras ay ipinatatawag siya mula sa kanyang selda para tanungin ng pareho ring mga katanungan. May punto pa aniyang sinabihan siyang adik. Ayon kay Hannah Mae, isang gabi may inabot na papel ang mayor ng selda na pinapipirmahan umano sa kanya ng isang pulis. Nakalagay po doon na parang sinasabi doon na may granada po yung bahay ko. Dapat pirmahan ko daw yun. Tumagal ng 24 hours yung papel na nandun sa labas ng selda po namin. Pinilit na lang ako na pirmahan po, hindi ko talaga po pinirmahan po. Sabi ni Hannah Mae, hindi man siya pisikal na sinaktan, ay malaki ang epekto ng sinapit na karanasan sa kanyang emosyon at pag-iisip. Sakit po eh, masobra pa ngayong emosyonal tsaka psychological sakit na naramdaman ko po. Pinaparamdam po nila sa akin na wala pa akong kakapitan. Kanina naghain siya kasama ang abogado ng reklamo sa Commission on Human Rights laban sa ilang miyembro ng PNP-CIDG dahil sa umano'y paglabag ng mga ito sa kanyang karapatang pantao. Hininga na ng ABS-CBN News ng panig ang PNP kaugnay nito. Hinihintay pa ang kanilang pahayag. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tiniyak po ng Department of Agriculture na mananagot ang mga negosyanteng nasa likod ng mahigit na 120 milyong pisong halaga ng naharang na smuggled agri-products sa nabotas noong Biyernes. Nakadakda namang ibenta sa kadiwa ang smuggled na asukal na nauna na ring naharang ng mga otoridad. Nagpa-patrol, Jervis Malahat. Pitong storage facility sa Navotas ang sunod-sunod na sinalakay ng mga tauhan ng DA Inspectorate and Enforcement Office. Nasabat nila ang iba-ibang smuggled o ipinuslit na agricultural products. Kabilang na ang frozen na baboy, manok at isda. Kahon-kahon na mga produkto ang tumambad sa mga operatiba. Ang iba, nakalapag lamang sa sahig at hindi maayos ang packaging. Sumatotal, nagkakahalaga ng 120 million pesos ang mga nasabat nila. Ayon kay DA Assistant Secretary James Layug, sisiguruhin ng ahensya na maisasara ang mga warehouse at mapananagot ang mga negosyante sa likod ng smuggling. Kamakailan lang, nasabat din ng Port of Subic ang 780,000 kilos ng ipinuslit na sukal sa bansa. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, napapansin na nila na madalas na ipinapasok ng smugglers ang puslit na asukal kasabay ng pagpasok ng imported sugar sa bansa. Sinasabi nilang technical smuggling, ginagamit nila yung permit nila twice or three times
Yung iba naman doon, just because of the confusion na ang daming asukal dumarating, baka hindi ma-notice. Dagdag nila, aprobado na ang plano na ibenta ang smuggled na asukal sa Kadiwa. We got a memo from Malacañang that the apprehended sugar po will be donated to the DA for sale to the public by the Kadiwa. So which is a good effort. In-auction natin, yung importer din bumibili ulit. Bukod dito, nareclassify na ng SRA board ang bahagi ng inangkat na asukal na naging kontrobersyal noong isang buwan. Nasa 60,000 metric tons na ng imported sugar ang dumating na sa bansa. Ayon sa SRA, malapit nang maibenta sa mga palengke ang imported na asukal na target nilang maibaba ang presyo sa 85 pesos kada kilo. Sa ngayon kasi, umaabot pa sa 100 piso kada kilo ang asukal sa mga palengke sa Metro Manila. Paliwanag ng SRA, mahal pa ang asukal sa ibang palengke at supermarket ngayon dahil inuubos pa ang stock nila. I have seen also the 105 pesos, 100 pesos in the market. Now we also have to understand na yung markets and groceries po, they keep stock. So if they bought their sugar at almost 100, pagbaba natin po ng price ng supply, hindi naman po agad-agad nila maibaba yon. Iginiit din ng Department of Agriculture na hindi naman lubos na makaaapekto sa supply ng asukal ang pagsasara ng Central Azucarera de Don Pedro o CADPI sa Batangas. Ito'y matapos magkilos protesta ang mga apektadong magsasaka ng asukal sa tanggapan ng DA. Ayon sa kanila, hindi tinupad ang pangako ng DA na dadalhin ang mga inani nilang tubo sa Tarlac para doon gilingin. Gagawin doon sa mga planters na hindi na mill yung kanilang pong mga canes, ano? At hindi lang ito maliit, malaki rin ito pag kinonsolidate mo. There was a proposal before na dalhin doon sa Tarlac, no? But baka masyadong malaki ang gastos, pero gagastusan naman daw po yun ng government. Stable naman ngayon ang presyo ng ibang bilihin, kabilang na ang bigas at isda na inaasahang tataas habang papalapit ang Semana Santa. Jervis Manahan, ABS-CBN News. May malaki-laking rollback sa diesel, gasolina at kerosene bukas dahil sa pagbagsak ng presyo ng imported na petrolyo sa world market. Lumobo rin ang bagsak presyo sa international contract price ng LPG. Kaya malaki rin po ang inaasahan na bawas presyo sa cooking gas pagdating ng Abril. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Nakangiti na ang rider na si Marianito nang mabalitaang may rollback sa gasolina bukas. 120 ang bawas sa gasolina, 185 sa diesel at 2 peso sa kerosene. Hiling niya, magtuloy-tuloy na sana ang bawas presyo. Kulang pa po yung ano, kasi mabilis po magtaas yung gas eh. Tapos yung pagbabawas po, medyo matagal. Ang pribadong motorista ng si Oliver naman na diesel ang ikinakarga, humihirit pa ng dagdag rollback kahit nasa 50 peso level na ang litro ng diesel. Mas ano siguro sir, kung dadagdagan pa yung rollback, kung sana weekly, mas okay. Na mga magkano pa? Kung kayan, 2 piso. Pero hindi pa sigurado kung magtutuloy-tuloy ang pababang trend sa presyo ng langis dahil sa ilang factors. Yung takot o fear sa stability ng banking system ng United States at saka ng Euro. Kasi nagsarap po yung dalawang malaking bangko nila. Second po, tumaas po ang inventory, yung commercial crude inventory ng United States. So, ibig sabihin, tumataas ang inventory, mahina po yung kanilang demand. Pero may isa pang good news sa mga consumers dahil malaki-laki rin ang inaasahang rollback sa LPG pagdating ng April 1. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit $200 per metric ton ang ibinagsak sa presyo sa world market o katumbas ng rollback na 13 pesos kada kilo. Pero maaari pang magbago ang numero dahil may 11 days pa bago mag-March 31. Wag nating asahan na ito ang magiging presyo by the end of the month dahil historically nagre-recover yan. But definitely, pababa ang presyo for April. For Regasco, we advance the rollback of 1 peso starting Tuesday tomorrow.
Samantala, nilinaw ng Meralco na pinal na ang kanilang interim distribution charge na 1 peso at 35 centavos kada kilowatt hour na napupunta sa kumpanya galing sa singil sa kuryente dahil dati na itong nadesisyonan ng Energy Regulatory Commission. Ang sinasabi ni Commissioner noon, maski yung 135 hindi pa final. So ang basihan niya is yun nga, dahil nga sinasabi niya, dapat gumawa ng rules today para i-apply mo retroactively. So hindi fair yun para sa amin. So sa tingin namin, walang basihan yung ganong klaseng aligasyon. Sinabi kasi ni dating ERC Commissioner Alfredo noon, dapat may i-refund pa ang Meralco na pwedeng umabot ng mahigit 100 billion pesos. Nang tinanong si ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta kung final na at hindi na mababago ang distribution charge ng Meralco, hindi pa umano tapos ang usapin. Pag may MR, hindi pa final ang case kasi bukas pa siya. Hindi siya in legal terms, hindi siya nag-a-achieve ng finality. To be fair to the motion for reconsideration, that will need to be resolved in order for us to say that yes, it's final. Nagugat ang issue sa mahigit isang dekadang pagkatenga ng singil ng Meralco na dapat sanay nire-review ng komisyon taon-taon. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Maaari nang mag-apply para sa 10,000 pisong ayuda ang mga dating Saudi OFW na may unpaid claims o mga di nabayaring sweldo o benepisyo mula sa kanilang Saudi employer. Pero pakiusap ng mga OFW, bilisan na sana ng gobyerno ang pagresolba sa issue na inabot na ng 7 taon. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Sa edad na 65, kailangan pang rumaket bilang elektrisyan ni Alfredo, pantulong sa 4 na anak at 10 apo. Nabulilyaso kasi ang kanyang planong retirement nang mabangkarote ang pinapasukang construction company sa Saudi. 22 years siyang nagtrabaho pero walang nakuhang end of service benefits nang mapilitan siyang umuwi noong 2016. Nai-render natin yung talino, yung kalakasan ng serbisyo. Sakripisyo ng pamilya, hindi mo sila nakapiling. Katulad nga, 2 dekada ako dyan. Tapos, pag-uwi ko, ganyan nga mangyayari. Nasa 10,000 OFWs ang naghahabol ng unpaid claims na may kabuuang halaga na 4.6 billion pesos mula sa 3 malalaking Saudi construction companies na tumiklop mula 2015 hanggang 2019. Noong 2021, nangako ang Saudi Labor Minister kay dating Labor Secretary Silvestre Bello III na aayusin ang issue pero hindi natupad. Ngayon, sa ilalim ng bagong administrasyon, muling nabuhay ang pag-asa ng OFWs. Sa APEC Summit noong Nobyembre, nangako ang mismong Saudi Crown Prince na si Mohammed bin Salman kay Pangulong Marcos na babayaran na ng Saudi government ang claims. Pero habang wala pang malinaw na detalye, naglabas muna ng 100,000 pisong pondo ang OWA at DSWD para sa 10,000 pisong ayuda kada apektadong OFW. Kami sa OWA, meron na kaming listahan yan. Verified na yan and certified by our ambassador doon pa lang sa Saudi Arabia. And kumbaga, the list has been vetted quite a number of times already. And so doon lang namin ibabase yan. Para makapag-apply sa ayuda, maaaring pumunta sa link na ito ng OWA. Ilagay ang mga personal na impormasyon at mag-upload ng government ID. Makakakuha ng control number ang OFW para makuha ang ayudang cash sa land bank. Ayon naman kay Alfredo, makatutulong ang ayuda. Pero mas importante sa kanila ang mabilis na aksyon sa kanilang claims. Kahapon, umalis papuntang Saudi si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia para umpisahan ang talakayan sa unpaid claims. Nauna nang siniguro ni DMW Secretary Toots Ople, hindi nila binibitawan ang issue pero hindi magiging mabilis ang proseso. Everything that will be done, will be done by Latin only. Dalawang bansa. Hindi pwedeng tayo lang, punta ka na doon, kunin mo na pera namin. Hindi ho ganun kasimple. We have to go through
the diplomatic process. Paalala naman sa mga claimant OFWs na wala sa listahan ng OWA makipag-ugnayan sa DMW at magbigay ng mga dokumento na magpapatunay na nagtrabaho sila doon at kasama sa mga hindi nabigyan ng end of service benefits ng naluging Saudi construction companies. Zen Hernandez, ABS-CBN News. At sa pagbabalik ng TV Patrol, Remotely Operated Vehicle o ROV mula Japan, sumabak na sa paghanap ng eksaktong lokasyon ng lumubog na motor tanker. At mga asong Pomeranian, paano nakatulong sa kabuhayan at kalusugan ng kanyang amo? Alamin sa KBYN Special. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Itinanggi ng opisyal ng Maritime Industry Authority o Marina na pinirmahan niya ang permit para makapaglayag ang lumubog na MT Princess Empress. Handa namang humarap sa anumang imbisigasyon ng Philippine Coast Guard habang patuloy din ang sarili nilang imbisigasyon sa insidente. Nagpapatrol, Jackie Maraba. Thank you po, Engineer. Humarap sa unang pagkakataon sa media si Engineer Mark Anthony Pascua ng Maritime Industry Authority. Pangalan niya ang nakapirma sa Certificate of Public Convenience o CPC ng MT Princess Empress sa Philippine Coast Guard bago ito lumayag noong February 27. Pero ayon kay Pascua, wala siyang pinirmahang permit. Mali ang spelling ng pangalan niya at hindi rin siya franchising director tulad ng nakasaad sa dokumento. Hindi siya authentic, so to speak, kasi wala nga po kami ini-issue CPC amendment. At the same time, I never signed any amended CPC for that matter. I am the regional director of Marina National Capital Region. I am not the director of franchising po. Tapos po kami nanunungkot sa mga ganito pong lumabas. Ang isa pang signatory sa amended CPC ng MT Princess Empress ay isang Feliciano Tira. Mr. Feliciano Tira po. He has been retired and in fact, he has passed away po. May he rest in peace. November 2022, na-issue ang pinangahawakan dokumento ng Philippine Coast Guard. Nakalakip ang amendment ng CPC na nagsasabing idinadagdag na sa fleet ng RDC Rail Marine Services Incorporated ang MT Princess Empress. Nanindiga ng Marina na wala silang inilabas na amendment certificate. Kaya iniimbestigahan nito ang ipinasang dokumento ng second mate ng MT Princess Empress sa Philippine Coast Guard. This is of course subject to due process and we are doing that at the moment. Ang sinasabi ko po kanina, our circular, our guidelines provide for fines, suspension of, or revocation of CPC. May sariling imbestigasyon ng Coast Guard, pero handa rin itong maimbestigahan kung nagpabayaman umano ang kanilang tauhan. Hindi kami nagsashy away sa responsibility. That would be a good avenue also para makasagot yung mga tao at maipakita kung ano yung ginawa nila. Ang CPC ay ini-issue ng Marina sa barko bilang permisong makapaglayag. Patunay rin itong dumaan ng barko sa inspeksyon ng ahensya. Nitong Biyernes, sinuspindi ng Marina ang lahat ng barko sa fleet ng RDC Rail Marine Services Incorporated habang patuloy ang imbestigasyon sa lumubog na oil tanker. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, mahigit na 6,000 teenagers mula sa ilang lugar sa Calabarzon ang naitalang nagbuntis noong 2022. Kaya tingin ng DOH sa rehiyon, hindi lang serbisyong medikal ang kailangan ng mga kabataan doon, kundi maging counseling services para sila'y magabayan. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Matapang na nagpa-HIV test ang senior high school student na si Sha mula sa Antipolo National High School. Wala siyang karanasan sa pakikipagtalik pero alam niya na hindi lang naman ito ang paraan para tamaan ng virus.
Kahit na hindi ko po na-experience may ikipagtalik, which is yung sabi nila, yun yung source kapag nagkakaroon ka ng HIV. Pero ano po kasi, baka po nasa lahi namin, di ba po namamana po siya? Kaya po yun, nagpa-test po ako. Gaano ba kahalaga sa'yo na manaman mo yung para status? Na rin po sa ano, sa kalusugan ko, para halimbawa maaga pa lang, maano ko na, malunas ko na agad. Non-reactive o negatibo sa HIV ang kanyang resulta. Una nang naiulat ng Department of Health na higit 80 kabataan ang tinamaan ng virus sa bansa. Dagdag ng ahensya, isa rin sa hinaharap ng kabataan ngayon, partikular sa Calabarzon, ang teenage pregnancy. Base sa datos ng DOH Calabarzon Center for Health Development, sa 10 lugar lang sa rehiyon, higit 6,000 kabataan ang naiulat na nagbuntis noong isang taon, kung saan pinakamarami sa Antipolo City na higit 1,500. Pangatlo ang rehiyon dun sa pinamataas na teenage pregnancy. At alam natin, pag nagkaroon ng teenage pregnancy, may kasamang other issues. Una, kung isang bata na hindi naiwasan, nakabuo, magkakaroon siya ng mental challenge. Paano niya ipapasabi ito sa magulang niya? Paano niya haharapin yung panibagong pagbabago sa kanyang katawan? So, importante mabibigyan mo sila ng tamang gabay. Kaya tingin ng DOH, malaki ang maitutulong ng isang teen health kiosk sa loob ng mga paaralan, bagay na nakatayo na sa Antipolo National High School. Tatauhan ito ng nurse na siyang magbibigay hindi lang ng serbisyong medikal sa estudyante, kundi pati ng counseling tungkol sa pagsubok na hinaharap ng isang teenager, gaya ng substance abuse, reproductive health, cancer prevention, at mental health. Pagkakataon na rin ito na maituro ang mga paraan sa mga kabataan na maiwasan ng hypertension, diabetes at iba pang non-communicable diseases dahil na rin sa maagang pagpapaliwanag at pagbabago ng unhealthy lifestyle. Iyan yung magiging gawi, ang magiging ugali. At yan ang dadali ng kabataan hanggang makaedad. Kung nakasanayan niyan, okay lang kumain yan, okay lang gawin mo yan. Pwede kang uminom, pwede kang manigarilyo. Pero sa ngayon, meron silang isang pupuntahan, mabibigyan sila ng tamang impormasyon at makakapag-desisyon sila sa kanila sarili. Plano ng DOH na palawigin pa ang proyektong ito para sa mga kabataan. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Alamin po natin kung tag-init na mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may amihan pa ba at kailan magsisimula ang tag-init? Ate B, wala ng amihan at ang mainit na easterlies o silanganina ang umiral sa malaking bahagi ng bansa. Pero hindi pala deklara ang pag-asa na pagsisimula ng panahon ng tag-init na posible ngayong linggo na mangyari. Buong linggong iiral ang mainit na easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Magdadala po ito ng mainit at maalinsangang panahon lalo na sa mga nasa silangang bahagi ng kapuluan. Wala namang inaasahang sama ng panahon ngayong linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, wala pong inaasahang ulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa Mindanao, bandang gabi pa, may aasahang mga pag-ulan na di magtatagal at di kalakasan sa Mindanao provinces at maging sa Sultan Kudarat. Sa Visayas, bandang hapon may ulan sa katimugang bahagi ng Eastern Samar at sa gabi naman sa hilagang bahagi ng Samar Island, may aasahang mahinang pag-ulan. Sa Palawan, bandang hapon, posibleng may mahinang ulan sa katimugang bahagi ng probinsya. Sa Luzon naman, maghapon ding maaraw at mainit. Sa hapon, posible ang mahinang ulan dito sa ilang bahagi ng Cordillera at pagsapit ng gabi sa Pangasinan naman. Dahil tuyo ang hangin at halos walang ulan, asahan bukas ang heat index o mararamdamang init na katawan na papalo sa 38 degrees Celsius dyan sa Kabanatuan at Dagupan, 37 degrees Celsius naman sa Tuguegarao, gayon din po dito sa Quezon City or sa Metro Manila, pagsapit po yan ng hapon. Buong araw ding walang aasahang ulan bukas sa Metro Manila. Kapamilya, iwasan po ang pagbilad sa arawan at kung di maiiwasan, huwag kalimutan ang pananggalang sa sikat ng araw tulad ng payong at sombrero at dalasan ang pag-inom ng tubig sa tanghali at hapon. Yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Ngayong bumuti na ang kalusugan, sinabi ni Nora Honor na mas kakayanin na niya ang trabaho bilang national artist. Isang Korean actor naman ang inspirasyon ni Bella Padilla
sa patuloy na paggawa ng mga pelikula. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Lovely. Lovely. Tampulan ng tukso ang Korean actor na si Yoo Min-goon sa launch ng MMFF 2023 summer movie nila ni Bella Padilla na Yung Libro sa Napanood Ko. Bilang direktor ng pelikula, si Bella rin ang pumili kay Min-goon sa hanay ng maraming Korean prospects. His character po kasi is the parang, I guess, narrator of the story. Siya yung magdadala ng kwento. So we had to find the person who could really, I guess, lift the movie. I was really happy and excited because I was waiting for doing the leading role and I was like, I knew I can do it and I really wanted to do this romance genre. Samantala, minsan pang pinaalala ni Bella ang responsableng paggamit ng social media. Ito'y matapos humingi ng tawad sa kanya ang isang basher na inakusahan siyang nagsuplada sa fans sa concert kamakailan ni Harry Styles. The person who tweeted me personally apologized to me and said, parang, I'm sorry, I lied. So the person who tweeted me wasn't even there. So yun lang, ako lang, be careful what you put out in the world, kung social media man yan, action. Kung dati lulugulugo dahil sa sakit niya sa baga, masiglang dumalo si Nora Honor sa launch ng CCP Cine Icons. Umpisa din ito ng kolaborasyon nila ng kapwa national artist na si Ricky Lee. Laging may kakabit na title sa pangalan namin. So parang laging may kakabit na responsibilidad, maski nasa angkang lugar. Yung saka, responsibilidad ang mahirap doon eh. Paano yan, Ate Gay? Ang dami niyong gagawin. Kailangan magpalakas para sa mga susunod na dapat gawin para sa tao, kundi sa lahat mga fans. Salamat po. Maraming salamat po talaga. Kung sa aking presensya ay nakakatulong pa rin ako sa mga tao. Inihayag na rin ni Ate Gay ang pagbuhay muli ng kanyang film production company na Nora Honor Films. Namimiss ko na rin po yung pagpuproduce ng pelikula. May binabalak din kami ni tungkol sa LGBT. Kailangan po may makita silang kakaiba kahit paano na ginagawa natin. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, dating sundalong sangkot umano sa pagpatay kay Governor Ruel de Gamo Sumuko. At pamilya Castillo at pamilya Salilig na parehong namatayan ang anak dahil umano sa hazing nagharap sa Senado. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Umabot na sa Isla Verde sa Batangas City ang tumagas na langis mula sa lumubog na tanker sa Oriental Mindoro. Agad namang sumabak ang Remotely Operated Vehicle o ROV sa paghahanap sa eksaktong pinaglubugan ng MT Princess Empress. Nagpapatrol, Dennis Datu. Pag-asa ang hatid sa mga Mindoreño ng pagdating ng barkong Shinichu Maru mula sa Japan, nalulan ang Remotely Operated Vehicle o ROV. Ang ROV ang siyang tutukoy sa eksaktong lokasyon ng motor tanker na MT Princess Empress sa ilalim ng dagat. Kaya nitong sumisid ng hanggang 2,000 metro sa ilalim ng dagat. Sa loob ng 3 araw ay kayang gawin ang assessment. So pag ginawa nila yung assessment, anong itsura ng barko ngayon, alin ang mga tumatagas, magbibigay sila ng report at doon magsisimula ang sunod na hakbang kung ano yung sunod na gagawin. Matapos maproseso ang mga kailangan dokumento, dinala na ang ROV sa posibleng lokasyon ng MT Princess Empress. Narito na sa Balingawan Point ang barkong galing Japan na may lula ng ROV at ngayon makikita nyo paikot-ikot ito. Ibig sabihin, nagsasagawa siya ng sonar scanning, hinahanap yung eksaktong lokasyon ng pinaglubugan ng MT Princess Empress. Makalipas ang ilang minuto, inulubog na sa dagat ang ROV. Sabi ni Office of the Civil Defense Administrator Yusek Ariel Nepomuceno, nakipag-ugnayan ang Pilipinas sa France at Amerika para sa dagdag tulong kabilang ang isa pang ROV kung kakailanganin. Umabot na rin sa Isla Verde sa Batangas City ang tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress. Ayon sa PCG Batangas, apektado ng oil spill ang barangay San Agapito, barangay San Agustin Kanluran at barangay San Antonio. Nagkulay itim ang mga bato at buhangin. Agad namang kumilos ang mga residente at Coast Guard. Sa isinagawa namang aerial survey ng Philippine Coast Guard kaninang hapon sa Verde Island Passage,
walang nakitang oil spill sa gitnang dagat o offshore. Una lang sinabi ng UP Marine Science Institute na aabot sa Verde Island Passage ang oil spill dahil sa paghina ng amihan. Itinuturing na sentro ng marine biodiversity ang Verde Island Passage sa buong mundo, kaya mahalagang mapigilan ang oil spill dito. We're looking at short-term impacts, the immediate death of whatever organisms are thriving in the surface water, and long-term impacts, which we hope not to experience, will be loss in diversity in our marine organisms at the Verde Island Passage, as well as diminishing of ecosystem services that may be provided by our critical ecosystems such as mangroves, seagrasses, and corals in the area. Naglatag na ng mga improvised oil spill boom sa dagat sa paligid ng Isla Verde. Mas makapal na oil spill naman ang tumama sa dalampasigan ng barangay Bayanan sa bayan ng Pola kaninang umaga. Dumating na ang 8 miyembro ng US Coast Guard para tumulong sa oil spill operations. Humingi na rin ng tulong ang Philippine Coast Guard sa South Korea. Dennis Datu, ABS-CBN News. Inanunsyo ng Task Force de Gamo ang pagsuko ng isang sundalo na natanggal sa serbisyo. Nasangkot umano sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, malaki umano ang partisipasyon sa krimen ng sumukong dating sundalo. Nagpapatrol, Raya Capulong. Inanunsyo kanina ng Binoong Task Force Group na tumututok sa kaso ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo na may sumuko na sangkot sa krimen. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., ang head ng task force, sumuko ito sa Armed Forces of the Philippines. We welcome the report of the surrender of at least of one other suspect who is now under the custody of the AFP. We understand that the suspect has vital and critical information that we hope will pave for the resolution of this case the soonest possible time. Kinumpirma naman ng AFP ang pagsuko noong Biyernes sa Negros Oriental ang isang enlisted personnel na may ranggong sarhento na na-discharge naman sa serbisyo noong 2016 dahil sa pagkakasangkot sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Sa ngayon, ngayong umaga lang, we turn him over sa NBI. At siguro after getting the statements and we're able to validate kung ano yung mga sinabi niya, nasabi nga nagtugma din sa mga nasabi ng mga those earlier arrested. So hanggang doon lang muna. Git ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na ang sumukong dating sundalo ay may malaking papel at may direct participation sa pagpaslang kay Degamo, pero tumanggi siyang idetalye ito dahil kailangan muna anya nilang beripikahin ang ibang impormasyon. Yung mga sinasabi niya, number one, corroborates previous statements made given to us. And number two, he knows the other people who were involved, kaya alam natin ang yung extent ng network. Kaya marami pa kaming persons of interest na hinahanap. Siguro a little more than four people more ang hinahanap natin. Siguro mga walo pa ang hinahanap natin sa mga persons who may be involved in the crime. Nang matanong naman ang kalihim kung may nabanggit ba ang sumukong dating sundalo tungkol kay Congressman Arnulfo Teves Jr. Naming as mastermind or participation or role in the crime. Well, what I can tell you is that there are circumstances which lead you to the conclusion that he was perhaps involved in the crime. But the specifics of that we cannot tell you as of now. Hindi siya nagpaparamdam eh. We don't know if he's coming back or not. Una nang itinanggi ng kampo ni Congressman Teves ang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Governor de Gamo. May napatay. Hindi tama yon na may pinapatay na politiko kahit sino. Pero meron lang nagsabi, uy, baka siya. Kukuyugi natin. Ha? Ano yun? Ibibigti natin sa pinakamalapit na punong kahoy. Hindi po ganun ang hustisya ng Pilipinas.
Suspect pa lang, hindi pa nga suspect eh. Wala pa nagtuturo sa kanya eh. Nanawagan naman ang DILG sa iba pang sangkot sa pagpaslang na sumuko na. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Pinahayag ng Philippine National Police na biniberipika nila ang mga report na hindi na magsasampa ng kaso ang 13 Chinese na sinasabing nabiktima ng huli dap ng mga tauhan ng CIDG-NCR. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., may nilagdaan at pinanotary umanong affidavit ang mga dayuhang Chinese noong March 16 na nakasaad sa dokumento. Walang ginawang mali ang mga pulis noong arestuin sila noong March 13 sa Tambo, Paranaque. Wala rin kinuhang pera o personal nilang gamit ang mga pulis at hindi sila maghahay ng kaso. Sa isang pahayag, sinabi ni dating CIDG-NCR Chief Colonel Hansel Marantan na kinalulugod niya ang development na ito at tiniyak niyang nakahanda silang sumailalim sa anumang investigasyon. Umara po naman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang isa pang immigration officer na sinasangkot sa isyu ng human smuggling sa NAIA noong February 13, 2023. Sa pagdinig, sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Attorney Norman Tansinko na nailipat na ng pwesto si Immigration Officer Jeff Pinpin noong pang February 9 o 4 na araw bago mangyari ang insidente sa NAIA. Mismong si Pinpin Ania ang nag-request na mailipat sa Intelligence Division sa Region 4 dahil sa problema sa kalusugan. Kaya tanong naman po ng mga senador, kung Pebrero at 9 na ilipat na si Pinpin sa regional office, eh bakit nasa NAIA pa rin siya nung araw na umalis sa mga hinihinalang biktima ng human smuggling? Kwento ni Pinpin, nalaman niya sa Viber group na may problema, kaya nakialam na siya. Nung nandun po kasi ako, I was yung nagte-turn over na po ako. Eh, during that time, sir, wala pa po akong kapalit noon. I was in the assumption na I was still functioning po yung duties and responsibilities ko as the deputy chief for monitoring po, sir. That's why you decided on your own. Yes, sir po. Gate po naman ni Senator Francis Tolentino na chairman ng komite. Malinaw na may paglabag si Pinpin dahil sa nangyayari. The mere fact that you were relieved February 9 has nothing to do with your assertion of having an ongoing function which is violative of section article 177 of the revised penal code. Alam mo ang tawag doon? Usurpation of public functions. At susunod, Senator Robin Padilla may babala sa mga kapartido sa PDP laban tungkol sa charter change. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Pinahahanap ng Senado ang isang doktor na tumanggi umanong tingnan si John Matthew Salilig na biktima ng hazing. Inirerekomenda rin na papanagutin ang mga paaralan na magkakaroon ng kaso ng hazing. Nagpapatrol, Robert Mano. Napakasakit po para sa akin bilang isang ama, mawalan po ng anak sa ganitong paraan lamang. Sir, I'm really sorry po na nangyari po yun sa anak ninyo, you know. Nakita ko po sa news, masakit, alam ko po, yung pinagdadaanan ninyo. And like, you know, I call, you know, the frats now, parang it is your turn to do your part po. Sa Senado, nagkaharap ang pamilya Castillo at pamilya Salilig. Dalawang pamilya na parehong namatayan ng anak dahil umano sa hazing. 6 na taon ang pagitan ng kanilang kaso. Ang pamilya Castillo, dinidinig pa sa korte ang pagkamatay ng anak na si Acho habang may nakasuhan na sa pagkamatay ni John Matthew Salilig. Sa pagdinig sa Senado, naungkat ang tungkulin ng kolehiyo at universidad kapag nagkakaroon ng ganitong mga kaso. Sabi ni Senator Ronald De La Rosa, dapat may pananagutan ang mga paaralan. Alam nila na mayroong paternity sa eskwelahan nila, pero hugas kamay sila dahil hindi namin yan na-recognize. Hindi namin yan
inaalaw, binabawal namin yan. And yet, wala silang ginagawa. So is that ignorance of the law, Mr. President, or total disregard of the law? So dapat i-amenda natin ito, Mr. President, at bigyan natin ang pangil ng batas na ito. Dahil hindi magandang may mamamatay na naman. Sagot naman ng Philippine Association of Colleges and Universities o PACU, ginagawa nila ang tungkulin alinsunod sa anti-hazing law. We respectfully object the proposal. It will be an act of injustice to penalize schools when students are doing these activities outside their custody. So question naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, gawing mandatory sa mga estudyante na ilagay sa college application forms kung miyembro sila ng fraternity at sorority. If we now compel under the law the schools and the students to mandatorily declare if they are members of fraternities or not, maybe that will help. Sa gitna naman ng pagdinig, inungkat ni Senator Francis Tolentino kung natukoy na ang doktor na tumangging tingnan si Salilig base sa salaysay ng isa sa mga suspect. Yun pong Lee ay sinundo, yung Lee ay sinundo ng kanyang pinsan na isa ring doktor. Buhay pa ho nito si Matthew. Subalit tinanong kung pwedeng tumulong yung kanyang pinsan na doktor para asistihan si Matthew. Ang sabi po nung doktor, hindi pwede. May doktor na pala doon, ayaw magbigay ng assistance. At saka anong ginagawa niya doon? Siguro inimbita siya para tumulong, nakita niya yung kondisyon nung bata, umayaw siya. That's a violation of his oath as a medical practitioner at pwede siyang kasuhan. Sabi ng NBI, hinahanap na nila ang doktor. Isa naman sa nabuong rekomendasyon ay ang pagbuo ng trust fund na siyang ibibigay sa pamilya ng mga biktima ng hazing at maging mga testigo. Robert Mano, ABS-CBN News. Napuna ng ilang guro at learning experts na may mga estudyanteng hirap na makasunod sa ilang aralin. Tingin nila posibleng epekto ito ng learning gap. Kaya pinaiigting ang mga remediation classes at tutorial services para makahabol at maihanda ang mga estudyante. Nagpapatrol, Ara Perez. Reading corner, storytelling at memory drawing. Ilan lamang yan sa mga aktividad ng pinaglabanan elementary school sa San Juan para mahikayat ang mga estudyanteng magbasa. Aminado ang paaralang nasa 30 hanggang 40% ng mga bata roon kailangan ng iba't ibang klase ng intervention o remediation classes. Naniniwala kasi ang mga guro na makahahabol ang mga estudyante sa epekto ng learning loss at learning gap kapag natuto silang magbasa. Yung mga skills na dapat na sa bata na hindi nila nakuha, kaya nagkakaroon ng gaps. Kaya sa halip na grade level ready na sila or grade level fit na sila, ay hindi pa rin. From grades 2 to grade 6, may mga pull out kami every Thursday and Friday with the parent consent yun. So yun nga. So may teacher kaming volunteer na magtuturo doon. And then we have materials. Nag-i-story din si teacher para at least, di ba, mas gusto nila yung nakikinig sila ng story para maingganyo sila na mag-aral. Sa parang ito, hindi na kailangang magkaroon ng extra classes ng mga estudyante pagkatapos ng buong araw na klase, maliban kung gusto nilang magpa-tutor. Ayon sa BrainLink Tutorial Center, dumami ang kanilang mga estudyante ngayong bumalik na rin ng in-person classes at nakikita ang learning gaps. Napansin ng Tutorial Center na bago magpandemya, mas madali pang makaintindi ng aralin ang mga bata. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. So napansin namin na yung mga graders, let's say grade 3, grade 4, they find it difficult to do multiplication, division, and even yung mga reading comprehension. So we have to teach them first the grades 1 and 2 lessons, that is the basic concepts of addition and subtraction first, para makamove kami sa multiplication. Nakatutok ang tutorial center sa repetition o pagpapaulit-ulit ng mga aralin hanggang sa matandaan at ma-apply ito ng mga estudyante. Aktibo rin silang nakikipagtulungan sa mga magulang. Mostly, most of our students then were kindergarten because sabi nga ng mga parents namin, kinder na sila, grade 1 na sila,
they still, the children find it difficult to hold the pencil, to write on a paper, to identify the letters, to identify the numbers, yung mga recognition of shapes and colors, nahirapan sila. So, dun papasok ang tutorial center. Ayon sa education website na edukasyon.ph na nag-aalok ng tutoring sa English at math at mga libreng soft skills training at college counseling, napapanahon kung mag-i-invest ang pamahalaan sa mga tutorial center. Sa tulong ng mga ito, nadurugtungan ang pag-aaral ng mga estudyante, lalo na ngayong digital age na pwede nang makakuha ng online lessons. Our number one advocacy is let's make sure that anything that's high quality learning can be available online. You can't just have people passing exams. You need people who can think critically and who can think holistically. And so that's why we teach all these soft skills. Ayon naman kay DepEd spokesperson, Attorney Michael Poa, nasa final stages na ang review ng K-10 curriculum at magkakaroon ng rollout kapag naisapinal na ito. Sinimulan naman itong November 2022 ang curriculum review ng grades 11 at 12 o yung senior high school. Layo ng review na masolusyonan ang learning loss at ma-decongest ang curriculum para makatuon sa core subjects. Ara Perez, ABS-CBN News. Inimok ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang International Criminal Court at mga kritiko ng nakaraang administrasyon na maghain ang kaso sa DOJ laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagharap sa mga miyembro ng Foreign Correspondents Association of the Philippines. Tiniyak ng kalihim na aaksyonan nila ang isasampang reklamo. Kailangan aniyang may sapat na form at substance ang reklamo para umusad. Lagdag ni Remulla, hindi na dapat bumalik ang Pilipinas sa ICC at hindi rin dapat ito manghimasok sa sistema ng hustisya ng bansa. Samantala, duda po naman si Remulla kung kayang ipaaresto ng ICC si Russian President Vladimir Putin na inisyuhan nila ng warrant of arrest dahil umano sa mga krimen na nagawa laban sa Ukraine. Pinangunahan po naman ng mga U.S. at Philippine officials ang groundbreaking ceremony ng Basa Air Base Runway Rehabilitation Project sa Florida Blanca, Pampanga. Kabilang sa mga dumalo sa groundbreaking, sina Defense Chief Carlito Galvez Jr. at U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Clarko Carlson. Nagkakalaga ng $24 million ang airstrip rehabilitation project kung saan kasama sa mga gagawin ay ang pagsasaayos ng runway para makadaong ang mas malalaking aircraft at matiyak ang ligtas na pag-takeoff at pag-landing ng mga ito. Inaasahang makukumpleto ang rehabilitasyon ng 2,800-meter na Basa Air Base runway sa Setyembre ngayong taon. Kabilang ang Basa Air Base sa limang existing sites na gagamitin sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ito rin ang magiging pangunahing operating base ng mga isasagawang training at operation ng mga aircraft ng Philippine Air Force. EDCA also enables the AFP to improve its response to crises, including humanitarian crises and natural disasters, through training, pre-positioning response supplies, and building needed infrastructure improvements. The Humanitarian Disaster Response Warehouse on the other side of this base, coupled with this new runway, will be integral to getting supplies in and out to areas of need. Moving forward, we hope that the United States of America would consider more EDCA projects. We also look forward to strengthening further the collaboration and partnership between the AFP and the Joint U.S. Military Assistance Group, or JUSMAG, under Colonel Evans, as they strive to pursue the mutual interests of the Philippines and the U.S. in all arenas of cooperation. Hindi akalain ng animal lover mula Binyan, Laguna na ang mga alaga niyang Pomeranian ang makatutulong sa kanyang karamdaman pati na po sa kanyang kabuhayan. Narito ang ating KBYN Special. Mahigit 30 Pomeranians lamang naman ang pagmamay-ari ng dog lover
na si David Lee Ching sa kanilang bahay sa Binyan, Laguna. Yung sabihin, may mga kasama kayo dito ang aso. Opo, na natutulog. Sa higaan ninyo ni Mrs. Yes po. Ilan lahat na asong kasama niyo sa kama? Minsan pito, minsan walo. Oh. Kasi ano po yan eh, minsan niro-rotation namin sila para hindi magselos. Opo. Tara, tuloy po kayo. Sa sobrang hands-on ni David at kanyang Mrs. na si Hazel, nilagay pa nila ang nursery at kennel area sa loob mismo ng master's bedroom para mas mabantayan nila ang mga far babies nila. Hindi naman nakaka-disturb sa inyo habang kayo natutulog. Hindi po, mababait po sila. Mga nakapasok po dito, naka-diaper po sila. Kasi? Para maiwasan natin na mamaya maihi sila. Esther, hi. 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 Bali, magsi-six years ago nung na-stroke po ako. 6 years ago? Sabi ng doktor, bawal na ako sa field kasi pag naulit, baka fatal yung mangyari. Paano ka gigit? Pwede naman siguro mag-breed ako tapos pa konti-konti, benta para additional sa medicine. Nag-feasibility study po ako, nakita ko po na yung puti, medyo mas maganda yung price niya kaysa sa brown. So talagang part na ng buhay ninyo mga aso? Ay, opo. Ngayon, nagda-dialysis naman po ako. Saka kanila din po yung nakakakuha ng pang-everyday na gastusin po. At pati sa pamilya? Opo, mga grocery, mga bills. Opo. Yung ganyan kalaki, mga magkano yan? Ang pricing po namin, tatlong kategory. Meron kaming pet quality, breeding quality, at saka yung pang-show quality. Iba pa yung pang-show? Oo. Tutok ang mag-asawa sa hygiene at overall health ng kanilang mga pom. Araw-araw po, Mrs. Binabras? Yes po, kailangan. Sa isang aso, mga gaano katagal? Dito po nila is once a week. Once a week? Pero yung ano po nila, kailangan everyday. Ibublow mo yun after liguan. Opo. Ang negosyante at fair mom na si Mrs. Alice Gorospe ay isa sa mga nakabili ng Pomeranian kay David na naging anak-anaka niya at nanalo na rin sa mga pet competition. Biyuda kayo nang wala kayong anak. Oo. Kaya yung mga pagkakaroon ko ng Pomeranian, malaking naging tulong sa akin. Ilan ho ang Pomeranian niyo? Sa ngayon, 10. 10? Mm. Wow. Oh. Yung tatlo doon galing kay David. Yun nga si Love, yun yung naging champion. Nag-champion siya 2 times. Labis na nagdalamhati si Ali sa pagkamatay ni Love nito lamang January. Grabe kasakit ka, Maya. Kasi first time ako nagkaroon ng asong nanalo. At doon ako nagka-hope na after my husband died, meron pa palang... May kapalit. Meron pa palang kapalit na kaligayahan. Para kay David at sa kanyang pamilya, labis ang ligaya na naidulot ng pag-aalaga ng mga Pomeranian na kailanman ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Pag minamahal mo sila, doble ang ibabalik sa'yo. Ibabalik sa'yo. Ibabalik po nila kung paano mo sila binigay alagaan. Yung love sa kanila. Ibabras mo yun araw-araw, mahigit sa 30. Tapos, ang sabi ni Mr. Ching, yung pala ay hinahalikan din niya araw-araw, isa-isa. Kasi pag hindi mo hinalikan ang isa at hindi mo hinalikan yung pangalap at ng mga magsiselos. Maingay. O, paano kabayan? Pang personal na pet o sa negosyo, anuman ang dahilan mo sa pag-aalaga po ng mga aso, kahit anong uri ng aso yan, wala silang ibang hinihintay na kapalit. Kundi lubos na pagmamahal, pasensya, at syempre, kalinga. Susunod, sawa naligaw sa banyo ng isang pamilya. At pelikulang Inagaw Mo Ang Lahat sa Akin ni na Maricel Soriano at Snooki Serna muling napanood sa pamamagitan ng restored version. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Takot ang naramdaman ng isang pamilya sa Roja City, Capiz nang bumulaga ang isang sawa sa banyo ng kanilang bahay. Kwento ni Bayan Patroller Lester Vega, bandang alas 2:30 ng madaling araw noong March 10, nagising sa tahol ng aso ang kanyang nanay. Nang pumunta siya sa banyo, tumambad ang isang malaking sawa na nasa may inodoro.
humingi ng tulong ang pamilya ni Lester sa Bureau of Fire Protection at nahuli po ang sawa na nakapulupot sa bintana ng banyo. Tinanover na ng BFP sa DNR ang nahuling sawa. Ipinalabas sa Metropolitan Theater ang restored version ng family classic film na Inagaw Mo Ang Lahat Sa Akin. May ibinunyag naman ng mga bida na sina Maricel Soriano at Snooki Serna tungkol sa eksenang sapakan sa pelikula. Nagpapatrol, Gail Krishnan. Sa panibagong edisyon ng mga hiyas ng sining Filipino, napanood ang restored version ng Inagaw Mo Ang Lahat Sa Akin na pinagbibidahan ni Maricel Soriano at Snooki Serna. Na-restore ang pelikula sa inisyatiba ng ABS-CBN Film Restoration. Ang screening ay isinagawa sa tulong ng Film Development Council of the Philippines, Philippine Commission on Women, at Metropolitan Theater. Linis talaga, parang kahapon lang namin sinuot. Katuwa na meron ng gadget na ganyan. Kasi yung mga pelikula na noon pa, mapapaganda, mapapanood pa ng mga kabataan ngayon. Diba? Ganda, may matututunan pa sila. Napaka-fresh pa sa akin ngayon, na aalala ko at nasisenti ako kasi naalala ko yung mga behind the scenes, yung mga para bang pinanonood ko siya for the first time. Ikinatuwa naman ni FDCP Chair Tirso Cruz III nakasama sa star-studded cast na muling mapanood ang unang theatrical release ng restored version ng 1995 family drama classic. 8 years since the last time na nakita namin ito. There were certain lines na hindi ko na naalala, pero nung narinig ko kanina, natawa ako talaga. Pinag-interesan mo pa, hindi mo katinala kahit na konti. Umiikot ang istorya sa sigalot ng magkapatid at mga sikretong matagal nang itinatago ng pamilya. Kwento ng batikang direktor na si Direk Carlos Siguion Reyna at writer na si Bibeth Orteza, one take lang ang ilang eksena, tulad ng awayan ni na Maricel at Snooki. I told them, isang take lang ito, we cannot do this again. Kasi nga, you know, it's talagang free for all. Medyo nabukulan lang ako ni Maricel, tsaka nagkaroon lang ako ng black. Ay, hindi naman masyado, tita. Ipinagmamalaki ni Snooki na bahagi ng mensahe ng pelikula ang respeto sa mga babae, hindi lang sa kanilang papel sa tahanan, kundi pati na sa lipunan. Napapanahon niya ito ngayong National Women's Month. Lagi kong inuungkat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Ako ang paborito kong Carlito Siguion Reyna, Hihintayin Kita Sa Langit, Richard and Dawn. Magaganda pati title, ano? Alam mo yung mga restored na pelikula ng ganyan? Magandang panuorin. At saka yung storyline nila, iba. Ano bang paborito mong Filipino film? Oro Plata Mata. Panahon mo yun. Panahon mo yun. Alam ko yun. Peke Galiaga. Alam mo yung Ibong Adarna? Hindi naging pelikula yun. Hindi naging pelikula yun. Meron yan. Pelikula pa yun. Naalala ko Black and White. Tapos ikaw naman. Oo, ikaw. Ilalim ng puno. Ang alam, Bibi, blues ang itim daw. Sabi ko kay Snooki Serna. Balik ka na. Blues ang itim. Alam ko rin, Batang Quiapo. Sa ilalim ng tulay, ang panag niya. Diyos ko, walang katapusan po. May pulis doon eh. Ang dami niya. Di ba may pulis doon? Sa ilalim ng tulay? May pulis, may pulis sa ilalim ng tulay. Yan po mga balitang pinantayan namin para sa inyo. Ako po si Eri Magadias. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. At kumakanta ka na ngayon. Okay. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Okay. At ako po ang inyong kabayan, Nolly Di Castro. Marami pong salamat at magandang gabi. Bayan!